Madam Lala Soto, Tito Sen, at Ben Tulfo, para sa taong bayan, sa lahat, wala akong pakialam kung sino kayo. Wala akong pakialam kung ano yung narating ninyo. Wala akong pakialam kung ano yung credentials ninyo. Hindi ako nandito sa social media para maliitin kayo. Hindi ko kayo pinapahiya. May karapatan din akong iboses yung opinion ko, di ba? Oras na para magising tayong lahat. Ang gusto ko lang, itama natin yung mali. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at gagawa natin ng reaksyon ang video ni Rendon Labrador kung saan talagang nangungulit. Itong si Rendon Labrador sa MTRCB, tama ba? MTRCB. Basta yun na yun. Nangungulit siya mga kabakal dahil gusto niya talagang panagutin itong si Tito Sen, si Senator Tito Soto. Dahil daw sa kanyang ginawang paghalik, paglambing sa kanyang asawa. Mukhang lahat na lang talaga ay tinira nitong si Rendon Labrador para nga naman mas lalo siyang makilala. So gawin na natin ang reaction mga kabakal. Ito ang clip ng video. Madam Lala Soto, Tito Sen at Ben Tulfo, para sa taong bayan, sa lahat, wala akong pakialam kung sino kayo. Wala akong pakialam kung ano yung narating ninyo. Wala akong pakialam kung ano yung credentials ninyo. Hindi ako nandito sa social media para maliitin kayo. Okay, so wala kang pakialam sa kanila pero bakit mo pinapakialaman sila ngayon? I don't see ang sense noon, Rendon. Hindi ko kayo pinapahiya. May karapatan din akong iboses yung opinion ko, di ba? Oras na para magising tayong lahat. Ang gusto ko lang, itama natin yung mali. Yo, what's up? Rendon Labrador here. Kumusta po, Pilipinas? Maulan na umaga ngayon. Gusto ko pong talakayin ang naging statement ni Madam Chair ng MPRCB na si Madam Lala Soto tungkol sa ginawa ni Tito Sen sa show nilang Eat. Hindi kasi siya naging patas sa tingin ko. Kaya ngayon nagkakagulo yung netizens na bakit yung TVJ, bakit si Tito Sen hindi mo sinita, hindi mo binabaan ng memo. Pero yung Showtime, kila Vice Ganda at Ayon, yung ginawa nilang kahayupan, napakabilis mong umaksyon. Okay, so, syempre naman, common sense Rendon Labrador. Tatay niya yun eh. Alam nga namang, idemanda niya yung tatay niya. Oh, at saka, ano bang ginawa ni Tito Sen? Diba? Nag-show lang siya ng affection sa asawa niya. Asawa niya naman yun. Nilap-lap niya ba? Hindi naman ah, hinalikan lang niya ng pabiro. Para ipakita na ganun niya kamahal yung asawa niya. Tapos ang gusto mo mangyari eh, maalam yon, magkaroon ng kaso yung tatay niya. Saka naman nakakita na itidemanda mo or lalagyan mo lang kaso yung tatay mo sa pag-show lang ng affection. Yung mga ganyang klase ng bagay, hindi na dapat pinapalaki. Kasi wala naman tayong nakita talaga na alam yon, hindi man pinakita kung hinalikan ng bulgaran. Nakaside nga lang yun eh, na binibiro lang niya yung asawa niya. So hindi ko mag-gets kung bakit kailangan pang palakihin yung issue na yan. Ano ang gusto mong palabasin, Madam Chair? Ano mo ba ibig sabihin ng MTRCB in the first place? Ikaw ang tigapagbantay. Ikaw ang kaagapay ng pamilyang Pilipino para sa responsableng panonood, matalino at responsableng panonood nila. Porket ba mag-asawa? Ah, ikaw na mismo ang nagsabi, Rendon Labrador, mag-asawa, pero hindi pa rin sapat sa'yo na mag-asawa kasi nga gusto mong gawan ng issue. Gusto mo na pag-usapan para pag-usapan ka. Hindi naman kasi ganun kalaki yung issue
ni Tito Sen at nung asawa niya. Ang gusto mo yatang mangyari, eh mag-away-away silang pamilya. So hindi naman yata tama yun. Gusto pong talakayin ang naging statement. Bakit yun binabaan mo ng memo? Bakit si Tito Sen hindi mo man lang inaksyonan? Wala ang ginawa eh. Ang tagal eh. Nalilito ka ba sa leadership? Hindi mo ba kaya? Hindi mo ba alam yung duties ng NTRCB? Napakahalaga niyan. So paano namin malalaman na karapat dapat ka sa posisyon? Siguro oras na para ipaliwanag mo kung naiintindihan mo yung job description mo. Para malaman ng taong bayan, malaman namin na alam mo yung ginagawa mo. Hindi mo ba alam, Madam Chair, na sa mata ng bata, lahat ay tama? So pwede mo bang ipaliwanag sa lahat ng mga batang nanonood na mag-asawa naman yan, 44 years naman yan, never naman nagka-issue? Anong klaseng pananaw yan? Hindi ba dapat sitahin mo para hindi na maulit? Idol Ben Tulfo, nirespeto kita, pero dito sa pagkakataong ito, mali ka. Aba, pati ba naman si Idol Ben Tulfo? Grabe ka naman, Rendon. Napakataas ng credibility ni Idol Ben Tulfo para mag-disagree ka sa kanya. Si Ben Tulfo, marami ng mga napatunayan yan at natulungan na tao. So I don't think na yung desisyon ni Ben Tulfo ay mali. Proven na yung mga nagawa ni Ben Tulfo. Ang tanong, ikaw ba? May credibility na rin katulad ng kay Ben Tulfo. Para mag-disagree ka sa kanya, come on. Si Idol Ben Tulfo yan, Rendon. Hindi kasi natin na pwedeng pabayaan yan. Yung mga ganyang kasing act, kapag pinalampas natin, hindi man lang natin sinita, baka kasi gayahin eh. Baka kasi lumala. Yan ang hirap sa mga Pilipino eh. Kung kailan malalana, tsaka natin sisitahin. Public servant kayo. Yan yung inaasahan namin sa'yo. Magbantay. Paano mo ngayon mababantayan yung mga mali? Kung in the first place, hindi mo pala ma-identify kung ano yung mali sa'yo. So oras na siguro para ipaliwanag mo sa amin, sa taong bayan, kung ano ba yung mali, ano ba yung tama. Kasi ang mahirap kasi neto, iniisip ng taong bayan, iniisip ng tao na may kinikilingan ka ngayon. So hindi magandang example yan para sa isang public servant. So ipaliwanag mo kung bakit. Kung bakit hindi mo sinita. Dahil ba tatay mo siya, hindi mo kaya, or ano ba yan? Galit ka ba sa LGBTQ at sila lang sinita mo? Dapat fair sa lahat ng public servant dito sa buong Pilipinas. Oras na para maging patas sana tayo. Ipakita natin sa taong bayan yung kaya natin. Kung hindi nyo kaya yung leadership, kung hindi nyo kaya yung pressure, kung hindi nyo kaya na tignan yung mas tamang perspective, hindi kayo karapat dapat dyan. Kailangan kung ano yung ikabubuti ng nakararaming mamamayan, yun ang pipiliin natin. Tama po ba? Actually, parang nagre-reklamo lang dito eh. Ikaw, Rendon. Kasi pinapalaki mo lang yung issue eh. Unang-una kasi, wala tayong makikitang mali. Marami mag-a-agree na walang mali doon sa pinakita ni Tito Sen. Kasi unang-una, nag-show lang siya ng affection. Hindi nga nakita sa mismong camera dahil nga patalikod na biniro niyang halikan itong kanyang asawa. So bakit natin kailangan palakihin yung issue? Bakit natin kailangan gawa ng issue si Tito Sen at yung anak niya at yung asawa ni Tito Sen? Bakit natin kailangan i-drag sa ganitong klase ng eskandalo? Let them be! Wala naman talagang malaking issue dito. Pinapalaki lang ng paggawa ng mga ganyang video, Rendon. Tito Sen, naging senador po kayo.
Tama po ba? Tama po ba na ihayag ko din yung mga ayaw ko? Hindi ko pwedeng hayaan yan. Hindi kasi natin pwedeng itolerate yan. Kasi kapag yan mga yan, kapag yan mga celebrity na yan, ay naging mass entitled, delikado ang kabataan. Yung mga edad ng nasa 4 years old to 6 years old, nandyan yung curiosity. Hindi laging nababantayan ng mga magulang yan. May cellphone na ngayon, so lahat napapanood. So tayong nakaupo dyan, MTRCB, dapat tayo yung magbantay. Hindi mo pwedeng iasa yan sa mga magulang kasi hindi nila palaging nababantayan ang mga anak nila. Huwag kayo masaktan. Patatanda na kayo. Gusto kong ayusin natin ang Pilipinas. Yung ginawa mo sa Showtime, pinalakpakan na kita ron eh. Grabe. Ang bilis ng action mo. Pero pagdating sa tatay mo, ang tagal. Tapos sabi mo pa, never naman nagka-issue. Wala, mag-asawa naman sila. Sweet naman eh. Hindi alam ng mga bata yun. Kailangan ikaw mismo ang mag-filter niyan. Trabaho mo yan eh. Kaya ka nga nandyan. Ngayon, Madam Chair, kung hindi mo kaya yung responsibilidad na para sa chairman, para sa head ng isang MTRCB, pwede ka naman pong mag-resign. Aba, 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 parang nakakakita ako. Mukha yan ang gusto ni Rendon Labrador na bumalik. Bakit ba gustong-gusto mong pag-resignin si Madam sa MTRCB? Eh okay naman yung ginagawa niya. Grabe ka naman, Rendon. Diba? Pag-resignin mo si Ma'am, huwag naman ganun. Wala naman kasing issue. Ginagawa mo lang. Hindi ka naman po namin pinipilit eh. Diba? Kung talagang mabuti po yung intention mo sa taong bayan para sa Pilipinas, dapat katulong mo ko dito. Mag-resign ka na kung hindi mo... Katulong! Kita na, naku, nagpaparamdam ata si Rendon. MTRCB. Kaya, baka hindi yan yung para sa'yo eh. Baka meron ka rin galing, pero hindi para dyan. Pwede ka naman lumipat. Magpalipat ka kung sino man ang naglagay sa'yo dyan. Para mas magawa mo yung tamang leadership na alam mong tama para sa Pilipino. Hindi yung pinipilit natin, yung sarili natin, pero hindi naman pala natin kaya. Delikado po kasi yung Pilipinas pag ganyan. Lalo na kabataan. Ako kasi heavy po ako sa kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya nga po ini-educate ko sila. Pero kayo, hindi nyo man lang magawa yung trabaho ninyo. Yun po ang question ko sa inyong lahat. Madam Lala Soto, Tito Sen, Idol Ben Tulfo, etong mga sinasabi ko ay hindi ko po minimin na tapakan kayo, i-disrespect kayo, i-disregard lahat ng success na narating nyo sa buhay. Wala po tayong pakialam doon. Ako, nobody lang naman din po ako eh. Nagkataon lang na gusto kong gisingin yung taong bayan at gusto kong i-educate para matuto po tayong lahat. Para lahat po tayo ay mapunta nun sa tamang landas. Alam, hindi ko lang talaga magets eh kung bakit yung mga taong subok na at nasa posisyon ay ine-educate ni Rendon Labrador. Which is, yung mga tao na yon eh alam nila yung ginagawa nila. Kaya hindi ko magets kung bakit kailangan pa niyang turuan ng gawain. I don't think na kailangan pa nilang turuan sila. Kasi alam ko, tama at alam nila yung ginagawa nila. Hindi nila kailangan, Rendon, ng payo mo. Hindi nila kailangan yan. Gusto ko rin i-address po, Madam Chair, MTRCB, yung pambabastos ni Joey De Leon sa isang babaeng contestant. Okay lang po ba sa inyo na sa national TV ay lantarang binabastos ang isang babae? Ano maramdaman ng magulang nun? Yung pamilya nun, na binastos siya ni Joey De Leon sa national TV. Okay lang po ba yun, Madam Chair? Ano po ang masasabi nyo dyan? Hindi nyo po pwedeng pabayaan yan.
Kasi si Joey De Leon, sumusobra na yan. Kailangan action na yan. Hindi po pwede na may mabastos na babae or kahit sinong tao, Joey De Leon, lumalaki na ulo mo. Okay lang ba sa'yo yung ginagawa mo? Tatay ka rin naman, di ba? Ano ang tingin mong mangyayari sa Pilipinas kung ganyan? Kung manonormalize yung mga kabastusan ninyo, ano ang mangyayari? Lantaran mong pinabastos yung babae. Grabe ka. Hindi mo na nirespeto. Sa national TV pa. Madam Chair, nananawagan po ako. Aksyonan nyo yan si Joey De Leon. Habang nandito ako, poprotektahan ko ang taong bayan. Madam Lala Soto, hindi pa po huli ang lahat. Wow! Poprotektahan ni Rendon Labrador ang bayan. Well, tungkol naman kay Joey De Leon, based dun sa nakita kong clip, hindi nga naman talaga maganda yung narinig ko. And honestly, para sa akin, yung mga ganong klase ng clip, kung yun man ay hindi edited, yung sinabi ni Joey De Leon doon sa babae, eh hindi nga naman kanais-nais yun. Yun, yung sa tingin ko, na dapat talaga bigyan ng aksyon para hindi na maulit. Pero yung issue kay Tito Sen at sa kanyang asawa, I don't think kailangan pang palakihin yun kasi wala naman tayong nakikitang malaswa doon. Dahil unang-una mag-asawa naman sila, hindi naman talaga kitang-kita na may dumampi na labi. At kahit man may dumampi na labi doon sa kanyang asawa, I don't think na may mali siya doon. Diyan kay Joey De Leon, I think meron yan kung hindi man edited yung video. Pero kay Tito Sen, wala akong nakikitang mali na ginawa niya. Pinapalaki mo lang yung issue na yan. And I don't think na mali rin naman si Bentulfo. I don't think na may mali siya. Nakikita rin naman niya kung ano yung tama at mali dito. Pero ano ang inyong opinion, mga kabakal, dito sa mga sinabi ni Rendon Labrador? Kayo ba'y agree or disagree sa kanyang mga sinabi? Gusto ko marinig i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.